Pagbibigay ng budget ang hirit ng DepEd sa COMELEC para sa mga pampublikong paaralang pagdarausan ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ito ay upang hindi maabala ang nakalaang budget ng bawat paaralan sa maintenance nito, gayong daragsa ang mga botante para sa halalan. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Walang problema para sa Manila High School kung libre nitong ipapagamit sa Commission on Elections ang mga pasilidad o ang supply ng patubig at kuryente nito para sa mga botanteng magdadagsaan sa barangay and sangguniang kabataang elections sa October 30. Hindi siya kagaya ng national na may gagamiting mga electronic gadgets kung saan magsasaksak tayo. Anya, buwanang 150,000 pesos na gastos sa kuryente at 100,000 pesos para sa tubig ng Manila High School ay natututukan naman raw kasi ng local government unit ng Maynila sa pamamagitan ng nakalaang budget na kung tawagin ay Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE. Kasi day before, nandito na rin po yung mga teachers tapos mag-check po sila ng mga ballots nila, and then the following day, yung second day, yun na yung election itself. So, kung ano man siguro, kung tataas man siya siguro, ay hindi naman siguro ganun kang taas. Gayunpaman, malaking bagay pa rin anya kung mabibigyan sila ng karagdagang pambayad sa utility bills ng komisyon dahil total naman ay gagamitin ng mga botante ang pasilidad ng kanilang paaralan. This is election, this is not school-related activity naman. So, kay COMELEC ito eh. So, kung may maitutulong sila, it could really help augment our operation in terms of utility bills namin. Katulad ng Manila High School, ganito rin ang hirit ng Education Secretary at Vice Presidente ng Pilipinas na si Inday Sara Duterte kanina sa COMELEC. Isa na lang na nasa wish list ko na hanggang ngayon ay hindi pa namin alam kung paano namin mapatupad ay yung pagiging libre ng paggamit ng kuryente at tubig sa aming mga paaralan. Kasunod ito ng pinirmahan ng pamunuan ng COMELEC, Public Attorney's Office at Department of Education na Memorandum of Agreement na layong magbigay ng free legal assistance sa mga gurong magsisilbi bilang electoral board sa naturang halalan, lalo't lantad sila sa banta ng election-related violence. Paglilinaw ni Inday Sara, hindi kasi maiiwasang masira ang mga pasilidad ng mga paaralang pinagdarausan ng eleksyon. At yung mga repairs ng mga nasira na mga gamit kapag tapos na yung eleksyon at bilingan. Dahil ito po ay chinacharge sa MOOE ng paaralan na hindi naman kaparte ng aming mandato sa pagtuturo sa ating mga kabataan. Bagay na dapat umanong agarang aksyonan ng COMELEC ayon sa Alliance of Concerned Teachers. So kailangan lang magkaroon siguro ng guidelines magkano yung dapat na ibayad sa mga schools dito sa mga utilities na ito. Logical lang at reasonable na masingil ang COMELEC doon sa these expenses during the election. Sinegundahan rin ito ng ilang election watchdog. Kaya sana raw yung sa utility wala ngayon sa budget ng COMELEC. Mm-hmm. Okay. So kailangan talaga pag-aralan pa ng COMELEC yung sa utility, and then yung paano magkakabayaran kung sakali. So ulit tiniyak naman ng COMELEC na pag-aaralan nila ang hiling na ito ng DepEd at ng election stakeholders. Para sa balitang A to Z, Ian Maghanoy.